Sergeant, I received an intelligence report na may grupo ng mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Lawi na nagtayo ng kapo sa kabilang bundok na yan. I want you to form a squad para ma-surveillance ang exact location nila. Sir, hindi ba ang Commander Lawi na yan ang pinuno ng mga rebelde na lumusog sa Marine Detachment sa Barangay Subang? Right. Matinig ang Commander Lawi na yan. Kaya ikaw ang pinili ko para mag-lead sa mga sundalong sasagupa sa kanya. Sergeant Masupin, I want you to assist Sergeant Ramos regarding this mission. Yes, sir. Kailan niyo po gustong umpisahan ang operasyon? Tomorrow at 0500 hours. We're under siege! We're under siege! Spread out! Take our positions! Defend the detachment! At all costs! Gabin, over. Go ahead, Lion. Dilusob ang aming detachment ng mga rebelde. Kailangan namin ang reinforcement. Thank you.
tama ako. May nangyari sa akin. Bahala ka na sa kapatid at sa nanay ko. Huwag ko magsalita ng ganyan, Jojo. Lakasan mo loob mo. Malayo sa pitukan tama mo. Tapos na labas, tumuloy ka sa amin. Ituring mo nga ang pamilya ko ay pamilya mo na rin. Hindi ka pa nila nakikita. Kilala ka na nila. Dahil madalas kitang ikwento sa mga sulat ko. At nagpadala ako ng litrato nating dalawa. Salamat. Siguro kapag wala ng gera, kapag wala na ako mapupuntang labanan, o kapag nagsawa na ako sa pakikipaglaban, nadalawin kita. Sige, Dante. Mag-ingat ka. Huwag mo nga yaman matanggalan ka ng dog tag. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Salamat. Mag-iingat ka. Ikumusta mo na lang ako sa madaratnan mong pamilya. Pamilya natin, Dante. Pamilya natin. Lahat ng bababa ng Santa Filomena. Dito na lang po tayo. Pasensya na po tayo, boss. Eh, hindi na po kami tumutuloy sa loob ng bayan dahil po masyado masisiba ang mga pulis dyan. Eh, palibasa, tarantado yung mayor, kaya pati hepe ng pulisya, tarantado rin. Diretso na lang po kayo dito sa kaling to at pagdating niyo po dun sa dulo, dun na Santa Filomena. O, sige po. O, sige, abante! Nagkakaintindihan na tayo. Para pagdating sa tamang edad, wala nang problema. Tsaka may nakapagsabi sa akin, ako ang ideal nun mo eh. Ay naku, noon yun ano, iba na ngayon. Ang gusto ko sa lalaki, kapag kasama ko siya, yung safe na safe ako, tsaka secure na secure ako. Eh, para naka-security ka na natin ko sa'yo eh.
Safe na safe naman sa akin, ha? Sakit na mo. Pagkasama mo ko, wala nang naloloko sa'yo. Ang gusto ko, yung kagaya ng kuya ko. Mas safe ako kung kasama ko. Eh, hindi naman kami nagkakalayo ng kuya mo, ha? Ang ibig ko sabihin, sundalo ang kagaya ng kuya ko. Nakahanda lumaban, nakahanda mamatay. Ako rin, nakahanda akong lumaban. Tsaka nakahanda akong... Ano yun? Mamatay, nakahanda akong mamatay, ano? Brad, magtatanong lang. Kilala mo ba si Sergeant Dimasupil? 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 Doon, sa paglagpas ng simbahan. Gusto sana kita samahan, pero natatakot ako. Baka makakita ako ng mga barkada ron eh. Sige ah. Bravo, Alpha. Come in, Robert. Come in, Alpha. Epe, may dumating na dayuhan. Tipong sundalo. Baka kasama ni Jojo Dimasupil. Sige, postayan mo na yan. Nandiyan kami. Nasaan? Sir, ayun, no? Sige, babay natin. Sabihan. Hoy! Hoy! Pag tinatawag ka, lilingon ka. Pasensya na kayo. Hindi Hoy ang pangalan ko. Kilala mo ako? Ha? Ako ang hepe ng bahay ito. Bagong salta ka rito, ah. Sigurado kung wala kang interes. Kaya pwede ka na malis. Kakain muna ako. Hindi, wag na. Ang dami pang paduda eh. Bakit? Bawal bang kumain sa bayang ito? Hindi naman. Kaya lang pag inuutos ko, gusto ko na susunod kagad eh. Ayan ang tubig ko. Uminom ko na lang. Naku si Hepe, lasing na naman. Para ka naman bago dito sa bayan natin. Loko yun eh. Siguro may nakita namang dayuhan. Bagong salta. Hindi dyan ang papunta palabas ng bayan. Dito. Parang kilala ko yung sundalong kausap ni Hepe ah. Pambira. Paano mo nakilala yun? Ako nga, hindi ko kilala yun eh. Hindi, parang kaibigan siya ni Kuya Jojo. Ganun? May hinahanap ako. Si Dimasupil. Sergeant Jojo Dimasupil. Dimasupil? Nagilala ka ba Dimasupil, Bernie? Matagal na kami dito, wala kami natatandaang Dimasupil ang pangalan dito. Kaya wala kang dahilan para magtagal na rito. Ay, alis ka na. Dito. Kapag nakita ko ng hinahanap ko, at napatunayan ko hindi siya taga rito, tsaka alam akong alis. Tigas ng ulo mo, ah. Alam ba malapit na maubos ang bait ko? Ha? Kaya umalis ka na. Ihatid na kita para sigurado. Dito! Ayaw namin ng mga bagong mukha rito dahil ayaw namin tumaas sa kriminalidad dito. Naku, dinala ni Hepe, halika! Balikan sa pinagsingawan mo. Puno na. Sa tingin ko may sakit eh. Nanghiram lang yata yung uniform yan eh. Palagay ko sundalong pekinis yan. Chip,
bakit hindi natin itumba? At ilibing na lang natin kahit saan. Alam mo, pag nawala yung hanapin, sigurado parang mga langgam na darating dito yung mga investigador. Tapos kasunod yung isang katutak na reporter. Mabubulabog yung bayan natin. Mabubuko yung mga illegal na racket natin dito. Kanina nga nakita mo, hinihintay kong lumaban. Para may dahilan akong patayin. Kaya lang, eh kaso hindi nangyari. Umurong yata yung... problema. Hindi ganyan plano mo, bulok. Carmen! Oh, eh, kumain ka muna bago may pagpatuloy ang paglalaban mo. Naku, mauna na ho kayo, inay. Tatapusin ko na lang ho ito. At saka, hihintayin ko na rin po si Nabetong tsaka si Claudia. Oh, batang ito. Eh, baka magkasakit ka. Paano kung matagalan sila? Busog pa naman ho ako eh. Oh, ikaw na nga ang bahala. Ate, ate! 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 Ano ba, Claudia? Layo-layo pa, sigaw ka na ng sigaw. Kasi ate, nakita ko yung kaibigang sundalo ni Kuya Jojo. Sinakay siya ni Happy sa jeep. Baka kung paano yun. Halika na, Betong. Kumain na ate, nga tayo. Ate, kaibigan siya ni Kuya Jojo. Sila ang magkaibigan ng kuya, hindi kami. Kaya wala akong pakialam sa kanya. Halika na nga, kumain na nga tayo. Hindi ba dapat ang kaibigan ni Kuya Jojo, kaibigan din namin? Alam ko na kung bakit ka nag-aalala. Siguro yun ang ideal man mo, no? Para nakakatanda kapatid na lang yun. Tumigil ka nga. Hmm? Sige na nga, alis na ako. But I shall return. Bahala ka. Pwede bang makainom? Ah, oo. Sige, sige. Dito ba nakatira si Sergeant de Masupil? Oo, kapatid ko yon. Ako si Claudia. Kapatid ka ba niya? Hindi! Boyfriend niya ako. Hoy! Ang kapal na mukha mo! Mahiya ka nga sa balat mo. Halika tuloy ka sa bahay. Teka lang, teka lang! Ikaw na lang magbuhat niyan! Ako na lang. Kaya-kaya ko to. Hmm? Oh, magkape ka muna, Dante. Mukhang napagod ka sa biyahe eh. Salamat, Haring Nena. Marami ng labanan ang pinagsamahan namin ni Jojo. Parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Nabigla nga ako nang malaman ko na patay na siya. Madalas kang ang banggitin sa amin ni Jojo eh. Minsan nasabi niya na baka nga raw mapasal ka rito. Sayang wala na siya. Disin sana eh, naging masaya ang pagdating mo dito. Tulad ng pagdating niya noon. Parang isang bayani ang naging pagsalubong sa kanya ng mga tao rito. Huwag ka nang bumalik sa pagkasundalo. Kailangan kita rito, Jojo. Tulad ba ng dati nating samahan? Bago ka pumasok sa serbisyo. Alam mo, Jojo,
Parang napapansin namin na gusto mo nang umalas sa samahan natin, ah. Hindi naman sa ganun, pare. Kilala niyo ako makisama. Subok niyo na ako. Nung minsan nga, inilabang ko na kayo ng patayan. Alam ko. Kaya nga kinukuha kita. Para makaganti naman ako sa'yo ng utang na loob. Hindi naging masaya si Jojo sa pagsasama nila ni Eric. Natuklasan niya na ang kanyang pagiging sundalo ay ginagamit lamang ni Eric para sa kanilang mga illegal na negosyo sa bayang ito. Minsan, nakita kong malungkot si Jojo. Jojo, anak, may problema ba kayo ni Eric? Wala naman ho, inay. Ano ito? Pag may nangyari ho sa akin, pag dumating yung kabady ko, si Dante, yung nasa litrato ho, pakibigay na lang ho yan sa kanya. Alam niyo na ho ibig sabihin yan. Pupunta lang ako sa kampo. Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo, inay. At ang aking mga kapatid. Hindi na siya umuwi ng araw na yun. Hindi na rin siya nakarating ng kampo. Ayon sa aming pagtatanong. Pagkaraan ng ilang araw, saka lamang nakita ang naaagnas niyang bangkay na maraming tama ng bala. At may balita na tinambangan daw ng mga rebelde. Pero hindi kami naniniwala. Inilibing na lamang namin siya sa lugar na kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Siya nga pala. Laban na mapupuntahan pa, Jojo. Ano man ang pinaglalaban mo sa lugar na ito, ay pagpapatuloy at tatapusin ko. Sumtulang matanggalan ako ng tuktag. May balita akong may sundalong dumating sa bayan. Mayor, pinalayas ko na. Nag-iisa lang eh. Hindi baling marami kung kakampi. Pero kahit na nag-iisa, kung kalaban, kailangan mawala yun. Sa lahat ng ayoko, mabulabog ang bayan natin. Tingnan mong ibang bayan, araw-araw nasa dyaryo ang mayor. Nauungkat, pati illegal na negosyo nito. Pati ang kirida, pati ang mga taong pinapatay, pati ang pinaglibingan nito. Ayoko mangyari sa atin to, lalo na, magkakandidato ako sa pagkagobernador sa darating na eleksyon. Mayor, ako mismo nagatid sa kanya doon sa hangganan. At saka siniguro kong nakasakay muna siya doon sa minibus bago ako bumalik dito sa bayan. Papa, may baba bang troso? At yung mga pasugalan natin, lalo na yung wedding, sumobra ang patama. Kinapos ng isang sakong pera ang dideposito sa bangko kahapon. Sinong kobrador ang nagpatalo nun? Wala na, Papa. Ibinaon ko na. Sa susunod, wala nang mananalo ng malaki. Pambigas na lang ang pananalunan ng mananaya. Bukas, doblehin ang bola. At walang magpapatama. Kahit na isang pera. Maliwanag ba? Hindi ako aalis sa bayan na ito hanggat hindi nalulutas ang pagkamatay ni Jojo. Eh, di magaling. Dito ka na tumira sa amin. Inay! Oh, nandiyan na pala si na Carmen eh. Ate, siya yung kasamang sundalo ni Kuya Jojo sa litrato. Ang gwapo niya sa personal, ano? Carmen, si Dante. Kumusta ka? Inay, ito na ho ang pinamili ko kanina. Ah,
Pasensya ka na sa anak ko, ha? Pagod lang siguro yun. Galit kasi sa sundalo yun, eh. Betong yung bibig mo. Baba, baba! Kailan nga po naman. Ibang araw, aling nena. Si Carmen. Oh. Namumukhaan kita. Ikaw yung naligo ng alikabo kanina. Pudge! Baka pwede natin banlawan yan. Hindi lang natin babanlawan yan. Kailangan dyan, kinukula pa yan. Hindi. Sampay natin pati warik. Anong ginagawa mo rito? At ikaw, ano rin ginagawa mo rito? Bakit pumakapasok ka ng bahay, akala mo sa'yo eh? Wow, pare! Di pa man, US ka na! Anong US? Eh, the understanding! Kailangan pa bang itanong yan? Naririto para umakit ng ligaw sa'yo. Wala akong panahon para sa'yo, Eric. Huwag ka nang magmatigas. Patay na ang kapatid mo. Wala ka na may pagmamalaki. Pasalamat ka at nililigawan pa kita. Yung ibang kusunada ko dyan, dinudukot ko na lang. Baka gusto mong gawin ko sa'yo. Gawin mong gusto mong gawin. Uy, Texas ah. Tapang. Uy, nakakalalaki. Lahi talaga kayo ng matatapang. Hindi lang lahi nila matatapang. Lahi din namin. Handang lumaban, handang bumatay. Ah, gusto mo lumamatay ha? Di ka. Ano ba? Huwag niyo patuloy yung plato. Matapang lang kayo dahil ang dami niyo eh. Huwag ba tayo? Ito mo magpakabayan eh. Tama na, mawa na makikabata! Eric! Huwag, tama na lang! Eric, galang mo naman ang bahay na ito! Eh, bastos naman talaga yan na eh! Bastos, ha? Ano ba? Kapapalag, titingkain kita! Matapang ka! Tingin natin ang tama mo! Pinapakita ko lang sa'yo na matapang ako at handa ka magpakamatay. Di ba yun ang ideal man mo? Talagang gusto mong mamatay? Hindi. Lokong tonggala ko maligaw eh. Tayo na! Umalis ka na! Carmen, ano bang pinasasabi mong yan? Pinaglaruan ka lang nung mga yon. Sa susunod, papatayin ka na. At ayaw na namin magkaroon pa ng kinalaman sa pagkamatay mo rito. May pangako ko kay Jojo. Magtutulungan. Magdadamayan. Kailangan matupad ang pangakong yon.
May pangako ka sa isang patay. Wala sa aming mga buhay. Ikit na mahalaga ang pangako sa isang patay. Hindi man babago yan. Kailangan matupad. Paano mo matutupad ang isang pangako kung ikaw mismo hindi mo maipagtanggol ang iyong sarili? Nay? 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 Oh, bakit? Nay, nasa labas si Dante eh. Kawawa naman, baka pwede natin papasukin, basang-basa na. Sige, sige, papasukin mo. Oh, saan ang punta mo? Susunduin ng payong si Dante. Pabayaan nyo na ho yun. Anak, kaibigan ng kuya mo si Dante. Kung galit ka man sa kanya bilang sundalo, huwag naman bilang mabuting tao. Bahala na nga ho kayo. Nay, wala na si Dante. Ate, wala na siya. Siguro naman ngayon masaya ka na. Tumigil ka, Claudia, dahil hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, ate, ang hirap kasi sa'yo. Porkit naloko ka minsan ng isang sundalo, akala mo lahat ng sundalo maluloko. Tama na yan, tama na yan. Mabuti pa magsitulog na tayo. Pwede ba? Ako na. Malis ka na nga rito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Malis ka na! May pangako ko sa kapatid mo. At tutuparin ko yon sa ayaw at sa gusto mo. Dante! Saka ba natulog kagabi? Ba't bigla kang nawala? Doon sa loob ng gubat, nakakita ako ng lugar na pwede kong tuluyan. Eh, dinabasa ka. Sabi ng nanay, pag nababasa daw, nagkakasakit eh. Sanay na ako sa lahat ng mga sakit. Lahat ng mga sakit dinaanan ko na. Sakit ng katawan, sakit ng kalooban. Alam mo, nung nakita kita doon sa litrato ng Kuya Jojo ko, parati kitang tinatanong sa kanya kung babait ka ba, kung ilang taon ka na, tsaka kung may asawa ka na. Claudia! Puri ko nga tinatanong ko eh. Oh, tulungan mo ako rito kaysa nagdadadaldal ka dyan. Ate naman eh. Kaliligo ko lang, madudumihan na naman ako. Dahilan lang na isang tamad yan. Carmen, ako na magpapatuloy niyan. Ito na pala si Dante. Nagpipresinta na pala siya sa'yo. Di siya nalang paglinisin mo ng baka. Hindi siya marunong ng ganyang klaseng trabaho. Ang alam lang niyan ay maminsala ng kapwa at pumatay ng tao. Ate naman, pati ba naman si Dante? Di naman ganyang kasalbahay si Dante ah. Kahit ano pa ang sabihin mo, pare-pareho lang ang karakter ng mga yan. O sige na. Tuloy mo na to. Pasensya ka na. Galit kasi si sundalo yan eh.
Bibigyan mo mga kotong na, ha? Tatanda ka na! Ayos lang yun. Huwag niyong pansinin. Mabihis ka na at umalis na kay Rita. Nilalaki na kasuot militar. Pinatakas yung lahat ng mga babae natin. Hindi ako naniniwala. Wala na sa bayang itong sundalo niya. Isang katulad lang niya may kagagawa nito. Kasama siya ni Jojo. At malamang, naroon siya kila Carmen. Anong kailangan nyo? Nasaan si Hoy? Sinong Hoy? Eh di yung kaibigan ng anak mong matagal nang pinapak ng uod. Si Dante? Wala na siya, umalis na. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Sabihin mo sa kanya, ha? Ha? Pag bumalik siya, ubos na ang kabahitan ko. Kung saan siya nakatayo, doon ko siya titirikan ng cross. Go! Mulat sa bol, puro gulo na lang ang dulot ng mga sundalong yun. Hindi ka nagbabago, Carmen. Maganda ka pa rin. Akala ko hindi ka nababalik. Balitang-balita pa naman sa bayan na malapit na tayong ikasal. Yun nga ang dahilan kung ba't ako nagpunta rito eh. Bakit? Anong ibig mo sabihin? May iba pa bang dahilan kung bakit ka bumalik dito? Hindi na matutuloy ang kasal natin, Carmen. Oo, inaamin ko mahal kita. Pero hindi ko maaatim na lokohin ka habang buhay. At lalong hindi ko maiiwanan ng asawa ko at dalawang anak. Ano ginagawa mo rito? Umalis ka na! Iwan mo na ang lugar na to, pwede ba? Noong nabubuhay pa ang kapatid mo, lagi kanyang kinukwento sa akin. Tama ang sinabi ni Jojo. Maganda ka at mabait. Pwes nagkamali siya ng kwento. Umalis ka na! Iwan mo na yan! Ano ba? Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi ka na naming kailangan dito. Magmula ng lokohin ka ng boyfriend mo, sundalo, ay nagbago ka ng pananaw. Pati na rin sa kapatid mo si Jojo, ay nagbago ka na rin. Nararamdaman niya, pati siya,
ay lihim mong kinasusuklaman. Hindi lahat ng sundalo ay manloloko, Carmen. Mayroon pa rin natitira na handang mamatay alang-alang sa bayan. Mayroon pa rin natitira na marunong tumupad sa kanilang tungkulin. At mayroon pa rin natitira na marunong tumupad sa kanilang pangako. Maswerte pa ang kapatid mo eh. Meron siyang ina at mga kapatid na mauuwian. Samantalang ang iba, parang ibon na wala sariling pugat. Bakit mo sinasabi sa akin lahat to? Para magbago ako ng isip? Para magbago ako ng kalooban sa mga sundalo? Hindi. Para malaman mo na may mga sundalong tulad ng mga asong ligaw na tapat sa mga unang nakapagbigay sa kanila ng makakain. Pwes, hindi ako nagpapakain ng mga ligaw na aso. Hawakan mo. Aray! Aray ko! Aray ko! Claudia? Aray. Nasaktan ka ba? Medyo tinamaan ako sa mata ko eh. Nasaan? Wala naman ah. Wala ba? Akala ko kasi meron eh. Halika na, umuwi na tayo, kumain na tayo. Galit sa akin ang ate mo eh. Huwag mong itindihin yun, akong bahala doon. Halika na. Alam mo po, anumang problema ay hindi nalulutas sa pag-inom ng lambanog. At huwag mo sabihin na kinukonsinti kita sa pag-inom. Pinaiinom kita para magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin sa akin yung problema mo. Ano ba yun? Talaga ho, loko? Sandali, sino loko? Hindi ho. Yung lolo ko, sinorkat ko lang kaya naging loko. Eh, huwag mo na sinorkat. Masakit sa tainga eh. Ano yun? Ganun ho ba? Eh, kasi hulo. Si Dante. Oo. Nakita kong hinahalikan si Claudia. Kinalikan? Ay, hindi naman tama yun. Oo nga, hulo eh. Alam niyo naman, si Claudia lang babae sa buhay ko. Apo, ang may papayo ko lamang sa'yo, huwag kang susuko. Dahil sa lahi natin ay walang nagpapatalo. Lalo na kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga babae. Ba? Bakit, hulo? Madali ko ba tayo sa chicks? Ha! Sinabi mo pa, alam mo po, during my time, when I was young as you are, ang mga babae, lumuluhod sa harap ko, ibigin ko lamang. Talaga ho, loko? Oh, inulit mo na naman, lolo lang. Sorry ho, talaga ho, lo? Eh di lumuhodin sa harapan niya si lola. Sinabi mo pa, ay sumalangit na wa ang kaluluhan ng lola mo. Kumapal ang kalyo sa tuhod ng lola mo, kaluluhod sa harap ko, sagutin ko lamang. At lahat ng gusto ko, patas na sinusunod ng lola mo. Astig ho pala kayo, lo. Eh, ano mga batas na sinusunod ni lola? Una, kapag ginusto ko maglaba, ako naglalaba. Kapag ginusto ko mamalansa, ako na mamalansa. Kapag ginusto kong mamili at magluto, ginagawa ko lahat yan. Yung gusto ko na susunod lahat. Teka, hulo. Eh, gawain mo na under ni Saya yun. Ha? Oo nga, no. Alam mo, iho, mahirap ang gawain ng mga lalaki. Mas lalong mahirap ang gawain ng mga babae. Lalo na kung tungkol sa paglalaba. Alam niyo, lo? Parang napanood ko na yan, eh. Narinig ko na yan ilang beses, eh. Huwag mo na nga isigaw yun. Uminom ka na nga lang. Pero huling inom mo na ito, ha? Baka masanay ka naman. Hindi ho.
Dante, kain lang na kain. Gusto mo pang kanin? Kain. Oh, kain na. Sige, damihin mo pa. Huwag ka mahihiya. Isda, gusto mo pa? Masarap yan. Gulay, masarap din yan. Niluto pa ni nanay. Naku, ang sarap-sarap niyan. Sige, kain Claudia, na kain. Hindi bisita yan. At lalong hindi bata para pagsilbihan. Si ate naman. Carmen naman, tama na. Hoy! Hoy! Sandali ang kain! Alam kong nandiyan ka ba? Kaya lumabas ka! Huwag mo sabihin malaki ka! Matapang naman ako! Lalabala kita! Alam mo ba? Lumabas ka dyan! Pambihira! Hoy! Talong malaking mukhang tukaw! Lumpas ka dito! Nang maalaman natin kung sino ang tunay na lalaki! Alex, ano ba? Tanghaling tapat naglalasing ka. Ano bang problema mo? Huwag kang makialam! Palabasin mo yung lalaki yan! Palabasin mo! Kailangan dumaan muna siya sa iba mo na aking bakay bago ko makuha! Ano? Ano mo buti pinagsasasabi mo? Nagmamahang-mahang ka ba? Hoy! Sundalo! Halika ito! Alex, ano ba? Ano ba kinagagalit mo sa kanya? Wala naman siyang ginagawa masama, ah. Ano wala? Nakakita ko kanina! Hinalika ka din! Kita-kita yung dalawang mata ko! Kita-kita ko! Alex, hindi totoo yan! Hindi totoo yun! Sige, ah. Hoy! Hoy! Saan ka pupunta, ha? Dito ko lang! Maglalaban tayo! Tama na, lasing ka na eh. Ano ulit? Lasing ka na eh. Hindi mo na alam ang pinagsasabi mo. Ano pinagsasabi mo? Hoy! Wala ka na po lang pagsabihan ako, ha? Ha? Kung gusto mong makakilaw sa akin si Claudia, bakit ako mula sa akin galing mo? Ah, tama na nga yan. Ano? Ay! Saan ba siya nakatira? Sa kabilang ibayo. Ihatid ko na. Batang ko. Talaga itong batang ito, oo. Abay, hinaidlip lang ako sandali eh. Gumawa na pala ng kabalbalan. Sinabi ko na sa kanya, yung problema ay hindi nalulutas sa pag-inom ng alak. Nako. May ba ako? Ikaw pala ay sundalong kaibigan ni Jojo, alam mo, iyo, ako eh, sundalo rin. Veterano. Ah, sana, sa Bataan? Ah, hindi. Ang asawa ko, tiga Murong, Bataan. Ako eh, Vietnam veteran. Ako ang isa sa mga sundalong kasama ni General MacArthur na maglanding sa Saigon. Sa Leyte yung lumanding si MacArthur, ah? Yun nga. Saigon, Leyte. Baka naman ho, Tacloban, Leyte. Tacloban ba? Ay, talaga yung alak eh, walang nagagawang kabutihan sa tao. Tinan mo na yan sa akin, nagiging malilimutin sa kasaysayan ng Pilipinas. ay, ako muna yung mag-iinit ng tubig at pupunasan ko rin just yung batang ari. Halika muna roon nang makapagkape ka tuloy. Salamat. Halika muna rin eh. Alam mo, Dante, simula na mag-Saudi ang ama't ina niyan. Kaya ako na nag-aruga. Ay doon ko na muna sa salas at kita'y ipagsasangkap ng kape. Walang hiya ka! Kaya bata-bata pa ng kapatid ka, binabastos mo na! Pare-pareho kayong mga sundalo! Nagkakamali ka, Carmen. Ahas! Santisima, ginawa ko yung uso.
ka kinabalita sa amin na dito pa yung susunong yun? Wala siya rito. Hanapin niyo sa gubat. Pagkatapos mo makapaghalika doon sa tao, ituturo mo yung posible niyang kataroroonan? Bakit? Hindi ka ba nasarapan sa halik niya, ate? At ikaw? Siguro nasarapan ka rin, no? Kaya ganyan na lang ang pagmamalasakit mo sa kanya. Ate, nagkakamali ka eh. Hindi tangka walang ginawa sa akin si Dante. Yung nakita ni Alex, yung tinitingnan ni Dante yung mata ko. Then, tinamaan ako ng saranggola ni Betong. Isang tao lang hinahanap natin dito. Pero sa tingin ko, lahat tayo malilintik dito eh. Palagay ko nga, marami pa nakakalat na trap dito. Tara, sipat na tayo! Tara! Ay! Pepe, kapag sa palagay mo, ano ang pakay na sundalo dito sa bayan natin? Alam mo, huli ko ang takbo ng utak ng sundalo niya. Karamihan dyan may warsha. Kaya malakas ang loob niya at matatapang na labugin lahat ng illegal na racket na mayroon dito. Pero, sisirain natin ang plano niya. Kung kailangan umuntay gabi-gabi, gagawin natin para hindi nga magawa rito yung nagagawa niya. Galit si Mary. Kita mo, ayaw na tayong bahagina ng gasin niya. Pantayin mo ito, ha? Pumatay kay Sergeant Matupil. Ewan ko eh. May mga lakad sila niya. Hindi namin alam mga pulis. May kinalaman ko sa street. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin, huy. Hinahanap mo naman ako. Ba't mo kita hanap? Umihila ako rito eh. Pepe! Bilis mo lang maghihi! Tagal mo lang magloronta pa tayo eh! Sagli lang! Hindi ako maihi! Tagal mo lang umihi! Pepe, ano ba? Magloronta pa tayo ah! Kung nagkita mong binabalis ko na ako, takap na tayo! Kano'ng kubra mo? Ha? Mahina ka yung kubra niyo eh. Bakit? 25. Ang tumama, 1.25. Hindi kayo ang kalaban ko. Lahat na nagtatrabaho dito. Mag-alis na kayo! Thank you.
Hanggat hindi na huhuli at napapatay ang sundalong yan, patuloy ang pamimisyon niyang taong yan sa kaya natin. Mahirapan tayo makumbinsi si Mr. Taguchi na maglagay ng malaking negosyo sa ating bayan. Lalo na sa North. Mga pulis na ang bahala sa kanya. Basta makuutak ng mga sundalo niyan eh. Hindi naman Rasengo katulad mo. Si Mayor naman. Alam mo naman nagpapainit lang ko dahil alam mo naman. Papainit ka o kaalis ng nervyos. Ba't naman di makakaya eh nag-iisip yung sundalo niyo si Mayor? Ano? Kasi isa, hindi mo naman mahuli. Para kaya ano pa matempoan din natin yun. Eh kung ikaw matempoan, baka maihi ka sa nervyo. Hindi nga mahuli eh. Ano? Ay hindi Mayor. Sabi ko lang na hindi mangyari sa akin yung kasi... Kasi papalo-up na namin. Patrol na tayo! Ano ginagawa mo dito? Hinahanap kita eh. Hindi ko naman alam na may balon dito eh. Tuloy, ito nangyari sa akin. Tulungan mo naman ako. Bapit ka. Barak sa akin gawing tourist spot ang lugar sa norte marapit sa bukid. De-develop sa akin para paraiso. Lalagay sa akin man-made lagoon at water force para first class. Para marami turista pupunta. Tayo kikita marami pera, Mayor. Sabihin mo lang kung ilang hektarya ang kailangan mo. Kung pwede, buong lugar sa norte. Di ba ako sabi na sa'yo? Kung ikaw ara-ara, ayos mo na tituro agad. Mr. Taguchi, marami na akong nabili. At marami na rin ang nagbenta ng kanilang lupa. May mga ilang pang natitira. Pero huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Gomez! Ano po yun, Mayor? Puntahan mo si Eric at ang kanyang tropa. Meron ako importante yung pagagawa sa kanila. Opo, Mayor. Pambihira, wala man lang tinamaan. Ganitong tamang paghawak. Ayan. Etong front sight, etong rear sight. Pag nasilip mo yan sa tina-target mo, kalabitin mo kagad. Okay? Oh, kita mo na. Ayos na! Pero ganito, mas tama nga. Pag-target. Ang galing mo talaga! O ikaw, subukan muli. Tama. Dalawa lang ang pwede mong gawin, Carmen. Pakasalan mo ako? O pirmahan mo ang kontratang ito bilang patunay na nabili na namin ang lupa ninyo. Ang dalawang yun ang hindi ko gagawin. Kung natakot nyo man ang mga kapitbahay ko para ibenta ang lupa sa inyo, pwes ako, hindi natatakot sa'yo. Ang tapang mo. Sino ba pinagmamalaki mo? Yung sundalong yon, wala na rito yon. At wala na rin ang kapatid mo. Pinatay ko na. Hayop ka! Kahit na anong gawin mo, wala ka na magagawa. Kailan pa nang ibabaw mahirap sa mayaman pagdating sa osgado? Ha? Pirma mo to. Pirma mo! Huwag mong bilitin ang ayaw. Pitiwa mo siya. Ah!
naklan! Gising! Mga inutil! Mga wala kayong silbi! Sige! Balik tayo! Hoy! Mata mo ko kayo! Huwag na kayong babalik dito! Kundi ang makakalaban nyo! Mas magaling ako! Mas magaling ako doon! Daddy, buti dumating ka. Sino nagsabi sa'yo? Si Alex. Siya ang matapang na sumundo sa akin. Nakahanda siyang lumaban dahil sa inyo. At nakahanda rin siyang mamatay para sa inyo. At higit sa lahat, para sa'yo, Claudia. Visit. Papa, tayo ang Diyos sa bayang ito. At hindi ako makakapayag na may isang Hudas na mangibabaw sa atin. Kahit suyurin ko ang kasuluk-sulukan ng bayang ito, gagawin ko. Mapatay ko na yung hayop na sundalong yan. Eric, iho, relax ka lang. Hindi ka dapat natataranta para makapag-isip ka ng matino. Simple lang ang gagawin natin sa taong pinoproblema mo. Gagamitin natin ang mga taong malalapit sa kanya. Nang sa ganon, lumabas siya sa kinatataguan niyang lungga. At mapilitan ng pamilyang yon na ibenta ang mga lupa na gusto nating kunin sa kanila. Dalawang ibon, isang puto.
Salamat, Dante. Abulo niyo! Bulinan! Bulinan! Dali niyo! Sa'yo, mapahigyan na para. Ay, balikitin na hindi nyo nakukop. Hoy! Ano yun? Lumilipad na troso? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Baba niyo ako dito! Baba niyo ako! Alalay niyo! Eric! Pinapatuloy natin paghanap sa kanya. Malamang balagas tayong lahat eh. Maubos lahat ang mga bata mo. Sana yung street of train, nakakita yata sa dilim yun eh. Ba't hindi tayo magpaumaga? Tumawag lang tayo ng sundalo para sundalo na ang bahala sa kanya. Pag nakuha siya, saka natin tigukin. Ano? Tawag tayo. Billy! Yeah. Tumawag ka reinforcement. Na yung reinforcement na kailangan nyo. Cruz. O, sige, tama. Yung sundalong nauulol. Nandun sa loob. Pwede mong malaman ang pangalan para mapakiusapan natin? Pakiusapan? Kailangan pa ba yun? Sundalo yung katulad nyo na nauulol. Nandun sa loob. Kunin nyo. At saka hindi ko alam pangalan ang tawag ko sa kanya. Hoy! Siguro, arawan ko no, katulad ng kaibigan niya si Sergeant Di Masupil. Sergeant Di Masupil? Jojo Di Masupil? Oo. Bakit kilala mo yung sundalong yun? Oo. Sergeant Dante Ramos. O ganun pala, hindi ka usapin mo. Sige. Ben, let's move. Back to the camp. Uy, uy, kapitan. Kapitan, saan pupunta? Hindi pupuntaan yun. Maraming nalalaga sa mata namin. Alam ko, at tayo pa namin mamatay. Kung gusto nyo, kayo na lang. Anong mamatay? At pala sundalo, may bata-bata rin. Nakontak ng mga tauhan ko sa Maynila. Darating sila. Mga halang din ang bituka ng mga yon. Thank you.
Saloy mo na lahat ng bala ng mga ulol na yun. Kailangan mong makalma. Ubus na pala ito. Wala na. Pauubusan din ang ginik yun. Babagi. Siguro si Tarsa. Siguraduhin mong walang makakatakas. Eric, baka sumabit na ako, illegal detention yan. Anong sabit? Dati ka nang sabit dito. At baka nakakalimutan mo, sa tabayang ito, lahat ng gustuhin namin, legal. Siya pala, pinapatawag ka ng papa. Sige, kulong niyan. Tara! Tara! Balikot! Pasok! Tsaka yun! Nena, ano ba nangyari? Bakit nila tayo kinukulong? Asan si Alex? Hindi ko alam kung nasaan si Alex. At talo hindi ko alam kung bakit nila tayo kinukulong dito. Ang inaalala ko lang, Mayor, eh. Baka imbis lumusob si Dante, eh. Humingi ng tulong sa kampo yun. Lusubin tayo na isang katutak na sundalo rito, lalong lalaki problema ko. Bobo ka talaga, Hepe. Kung hindi ka lang katulad ng isang aso na nagwawagwag ng buntot kapag nakakita ng amo, ay matagal na kitang tinanggal sa serbisyo. Kung gagawin ni Dante yun, nung pa man sinugod niyo siya sa bundok, ginawa niya na. Kaya lang ang kay Dante, ginawa niyang personalan. Ang gera nilang dalawa ni Jojo. Kaya pag hindi siya lumitaw, patayin ang buong pamilya. Hepe? Alam niyo, kung sa inyo, magdasal na kayo sumipod din si Hoy at tubusin kayo.
Dahil kung hindi, malamang matigo kayong lahat. Hepe, nakikiusap ako sa inyo. Kahit man lang mga anak ko, pakawala ninyo. Wala namang kami nagawang kasalanan para ikulong nyo. Alam mo, Ling Nena, ang pagkukup mo kay Dante ang pinakamalaking kasalanan mo. Kaya, siya ang sisihin nyo, ba't nandito kayo? Kagaya ka rin ng mga amo mo. Hayop! Hayop! Hayop na akong hayop! Pero hindi naman ako talaga masamang tao, sumusunod lang ako sa hayop na meron yan. Pero, kung sabihin sa akin na ako sa hayop na hayop na meron. Tal, kung hindi hisipot si Hoy, malamang malibing kayo ng buhay. Kaya, umiling na kayo ng gusto niyong hilingin, baka maibigay ko. Diyan lang. Bago man lang sana kami malibing ng buhay, magkainuman kita. Proof! Pero, gusto ko, makainuman din natin ito si Carmen para meron naman tayong ka-table, di ba? Para may bulaklak naman yung lamesa natin, ha? May ano? Okay ba sa'yo? Pwede ba ang ka-table ka? Oh, parang kinbombing naman ito, ha? Ba't may bigote ka? Hmm? Balba na. Galing mo. Ano nga pala hindi mo nagustuhan kay Eric? Kasi parang natipos siya sa tatay niya ang dating, di ba? Mayabang ang dating. Mayroon talaga sa tatay. Gari-harian dito yung mahayon na. Ete, ilo pa tayo. Salamat naman sa pinagbigyan mo ako sa huling kahilingan ko. Kamating. Di ba pinagbigyan mo rin ako? Tinibo mo sa akin si Gavin. Kalagwa! Hepe! Kalagwa! Atid mo na din si Mam Martin. Maraka nakabete dito sa'yo. Sige. At saka, tulog ka na siya sa cell ground. Huwag ka lalabas, kandikit na talaga. Baka gusto mo meron ang parang... Hindi na, sir. Okay lang ako. Okay lang. Ha? Halika na. Pati inong ko pa? Hindi na po, sir. Halika na. Opo. Galit ka yata sa akin. Hindi, hindi. Ikaw naman, masyado ka naman matampuhin. Talaga? Alam mo, mami. Pagbigyan mo lang, magkakasundo tayo. Pwede ka. Kahit na anong gusto mo, basta kaya ko. Talaga? Kaya gusto sa'yo, ahat. Thank you.
Alex, dinatna namin ni Inay ang lolo mo sa loob ng kulungan. Pabira. Ba't naman dinamin nila si lolo? Eh, wala namang kasalanan matanda. Dahil kasama mo si Dante. Buti lang nakatakas ka. O, Danda, baka madulas ka. O, ulo mo, baka mauntog. Ay, ano ba itong pupuntahan natin? Dito kami nagkatago. Halika. Ano nangyari sa kanya? May tama siya. Pero hindi raw grabe. Kasi malayo sa bituka. Anong hindi grabe? Kita mo nga't namamaga. Mabuti pa, pumunta ka sa bayan para kumuha ng gamot at mga antibiotics. Mag-iingat ka, ha? Sila ang mag-iingat sa akin. Mag-iingat kayo, ha? Hayop ka, Hepe! Pahain ko si Carmen! Pag dumating si Dante, alam mo ba ang plano ko sa babaeng yun? Gagahasain ko sa harap ni Dante at pagsasawaan. Pero ano nangyari? Dahil natangahan mo, nakatakas! Inutil! Sino pa ngayon ang importante kay Dante sa mga hino-hostage natin? Kapag hindi mo ipinalik si Carmen, ikaw ipapahin ko kay Dante. Lasay ko! Alex. 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 Nalungkot ako sa pagkamatay ni Jojo. Ang lalong pinasasama ng loob ko ay hindi mo lang ang parusahan ng mga taong pumatay sa kanya. Parang kapatid ng turing ko kay Jojo. Ipinangako ko sa kanyang libingan na ipagpapatuloy ko ang naiwan niyang tungkulin sa inyong mag-iina kung ipahihintulot mo. Salamat, Dante. Nagkamali ako ng pag-aakala sa inyong mga sundalo. Akala ko lahat kayo masasama. Meron pa rin palang may pusong katulad mo. Sana huwag mong sisirain ang pangako mo kay Jojo. Nung ipakita sa akin ni Jojo, litrato mo, lihinok ng minahal. Salamat, Carmen.
At muli mo binuksan ang iyong puso sa isang tutulad ko. Mahal din kita, Dante. Pagkatapos ng misyon ko, pakakasal tayo. Anong misyon? Hahanapin ko mga taong pumatay kay Jojo. Bibigyan ko ng katarungan ng pagkamatay niya. Natatakot ako, Dante. Baka kung kailan ako umibig muli. Namamatay ako. May awa ang Diyos, Carmen. Hindi niya pababayaan na muli ka mag-iko. Nakastore mo ba ako? Eto na yung gamot. Dante, Carmen, masamang balita. Nabalita ako sa bayan na papatay niya na Eric. Sinaling nena, si Betong, si Claudia at saka yung lolo ko. Kapag hindi ka daw lumabas, pinagtataguan mo. Anong gagawin natin? Diyos ko, Dante. Paano si Nainay? Anong gagawin natin? Alpha Bravo. Alpha Bravo. Go ahead, Bravo. May nakita akong butas dito sa perimeter fence ng gate. Duda ko may pumuga. Pakicheck nga kay Hepe kung positive siya dyan. Negative si Hepe, negative si Hepe. Pero namumonitor tayo ni Eric at ng mga kasama niya. Roger. Dante, si Carmen. Kasama namin sa labas. Alin na kayo. Kulin mo yung radyo. Ano? Palitan mo ng frequency. 318-618. Tawagan mo si Captain Cruz. Ano, Captain Cruz? Hello? Yes? Pwede kay Captain Cruz? Si Sergeant Ramos? Dalitan nyo! Bilis!
sabay natin mahuli ng buhay ng dalawa. Ingatan niyo walang masasaktan sa pamilya ni Carmen na isa. Masyadong tayo nababawang dito. Hala! Haba ni Mayor. Hindi niya na ako tuta ngayon. Nagbibiro kaya ta, Hepe? Hindi ako nagbibiro, Hepe. Serious ako. Uso na naman ang balimbingan ngayon, baka kakala mo. Ganun ba? Subukan natin! Naghirap siya yung alam mo lag-serious. Bumubula ang bibig eh. Ikaw, Donnie, anong plano mo? Hindi na po, Hepe. Hindi na ako lalaban. Suko na ho ako. Sige, dalhin sa morgue yan. Pag-iniwa, itakbo sa ospital. Mayor, isang suntalo lang, hindi niyo mapatay. Talagang wala kayong silbi. Nagkamali ako. Nung gawin kitang hepe ng pulisya ng bayang ito, inutil! Anong ibig sabihin nito? Tapos ka na, Mayor. Ubus na yung mga tuta mo. Pati pulgas mo, nalagas na rin. Kaya wala na yung kembangan mo. Tingnan natin sino inutil ngayon. Kaya kung ako, ikaw, Mayor, mag-aaral ko na ikaw wag ang buntot ko. Pag natapos na ako, tapos ka na rin! Inuhandaan ko na yun. Sige! Thank you.
Dali na mga baril. Hindi naman ako lalabasin nyo. Susumusunod lang sa tratadong meron ito. Siya na pati na kay Dimasukil. Tapos, si Eric, yung anak niya, yun ang may gawa. Ano? Siya ang may pakanan lahat illegal dito. Ako, kita mo naman eh. Kampi ako ng bida rito eh. Kung kakampi mo siya, ano pangalan sa rento? Si... Sargento Hoy! Hindi mo siya kilala. Hoy! Dali niyo siya. Pati ito. Mayor, sabihin mo sa kanila. Inutil! Tapos ka na rin! Mayor, kung muna magkasama tayo, pero naman na huli, bumalik na ako, di ba? Tapos na ang putukan. Baka pwede na tayo lumabas. Dad!